Kinuwestiyon ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang mga naunang autopsy sa bangkay na 17 taong gulang na si Kian De Los Santos na itinuturing na biktima ng war on drugs. Sa ikatlong autopsy na ginawa ni Fortun, napansin na mababaw ang mga hiwa sa tiyan ng binatilyo kaya posibleng hindi nasuring mabuti ang bangkay. May natagpuan ding bala sa bangkay ni De Los Santos halos 5 taon na matapos mapatay. Ayan, bola yan. Paano kong nakita ang malungkot test sa soma kung hindi mo naman ito siya? Tawag yung autopsy lip. Bakit po? Kasi nga sinilip lang. And these are those instances where they make an incision, they open the ribs, but then the internal organs are still there. Nananawagan naman si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Evangelista sa pamahalaan na panagutin ang mga naglabas na maling autopsy report sa bangkay ni De Los Santos. Siguro it's about time, una, to create a law that will, dito sa forensic science, no, sa executive naman, siguro it's about time na we hire people, personnels na mga to hire more pathologists. Di ko alam paano iti-term to, no? Pero people, individual, engage sa mga forensic science. Kasi mabilang na bilang po eh. Yung public attorney's office, ito bilang na bilang po. So siguro it's about time, pondohan nila. August 16, 2017, nang pinagbabaril ng mga polis si De Los Santos sa labas ng kanilang bahay sa Caloocan City. 2018, nang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong murder, ang tatlong polis na sina PO3 Arnel Oares, PO1 Jeremias Pereda at PO1 Jerwin Cruz.